Good day, it's me Arien, Arien R, and welcome to my vlog. So for today's video, guys, ay magbibigay ako ng personal review dito sa isang telecom na kung saan first time ko lang din naman ginamit. Okay, so disclaimer lang sa mga matatagal ng user ng telecom na to, kung hindi tayo same case, which is good for you, pero iba kasi yung nangyari sa akin at hindi ko rin expected yung naging resulta ng paggamit ko ng telecom na to. So konting background lang, konting kwento lang bago ko ituloy ang vlog na to. So simula kasi nung nagkaroon ako ng cellphone, I think 12 years ago, kung hindi ako nagkakamali, high school ako that time. So ang ginagamit ko noon, which is dalawa lang naman talaga yung network dati, yun yung Smart then yung Globe. Okay, so simula nagkaroon ako ng cellphone, user na ako ng Smart. Then may mga promo sila na hindi ko gusto, nag-switch ako to Globe, which is maganda rin yung naging promo nila. Yun nga lang, noon kasi sa lugar namin mahina ang signal ng Globe. So bumalik ako ng Smart, which is gumamit ako ng talk and text. So in short guys, Smart and Globe user ako noon pa man. So almost dekada na rin na gumagamit ako ng cellphone. So first time ko lang din gumamit ng telecom na to. So ulitin ko guys, this is my personal review, personal experience ko to. Kaya i-re-review ko lang para sa mga may plano na mag-switch sa telecom na to guys, para at least alam mo kung ano yung nangyayari, para hindi ka rin magulat kagaya ko. Okay, so start, tara samahan nyo ako sa kung anong trip ko ngayon. Okay guys, kung mapansin mo naman or kung nakita mo naman sa thumbnail ng video na to, yung about sa dito. Okay, so speaking of dito, first time ko lang tong ginamit. Actually, ngayong January 2022 ko lang naman to sinubukan, kasi parang na-attract ako dun sa promo niya na mas makakatipid ako. So, kaya ko siya sinubukan out of curiosity. Okay? So, nag-try ako. Bumili ako ng dito, I think kung hindi ako nagkakamali, January 2, 2022. So, New Year na New Year, bumili ako ng dito to try. Okay? So, nung nabili ko siya, 50 pesos lang yon. Then meron siyang kasamang free gig, which is yun yung 15 days na magagamit. Okay, so after maubos yung 15 days na data, hindi muna ako nagload, kasi yung isang cellphone ko meron pa siyang isang data na which is ginagamit ko pa. So hinintay ko muna mag-expire yung data ko dun sa kabilang phone, tsaka ako naisipan na mag-load dito kay dito. Okay, so speaking of load, nag-try ako dun sa promo nila, which is yung dito 199, 25 gig for 1 month. Okay, dito 199, 25 gig for 1 month. Ito yung niload ko, ito yung sinubukan ko. So ipapakita ko lang sa inyo guys yung history kung saan ako nag-load, kung ano yung ginamit ko na app kung saan ako pwedeng mag-load. Okay, so share ko lang sa inyo guys, Paymaya user po ako. Okay, so Paymaya user ako since 2015. Okay, so until now, active pa yung SIM card ko dun sa Paymaya app na niregister ko. Okay, so kung mapapansin nyo guys, dito sa record ni Paymaya, nagload ako ng alas 6 ng gabi last Friday. Okay, so kung mababasa nyo naman, you've received dito 199.25 gig. Okay, so ito yung talk and text ko, yan yung isang number ko, which is ito yung matagal na ko talagang ginagamit. So nagload ako ng 1299 dito sa Paymaya na ginagamit ko. Okay, so kung titignan natin guys yung date, or o tama, yung araw kung kailan, which is Friday. Okay, so tingnan natin guys kung ano nung date yung Friday na yan. So punta tayo sa calendar. Okay, so kung mapapansin nyo guys, yung Friday ay 21. Okay, January
2021-2022. So kung bibilangin natin kung ilang araw pa lang siya na konsumo, from January 21 to January 27. Okay, so almost 1 week nga lang talaga siya. Okay, so January 27 today. So kung mapansin nyo, yan yung date. Okay, so malinaw naman na January 21 ako nag-load alas 6 ng gabi. At na-receive ko siya dito 199.25 gig. So ngayon guys, punta naman tayo sa dito application. Tignan natin yung history ng data ng load. Okay, so tignan natin guys, kasi ang ginagawa ko lang naman simula nung nag-load ako sa dito, ang ginagawa ko lang naman is Facebook then Messenger. Okay, so yun lang, scroll lang. Okay, browse lang sa newsfeed, then chat na rin sa mga syempre kakakilala. Okay, so yun ang ginagawa ko simula nung nag-load ako, Facebook and Messenger. So punta tayo sa application ni dito. Okay, so ito yung dito application, which is madadownload mo siya sa Play Store, sa Huawei, okay, sa iOS. Okay, so next, kung mapapansin nyo guys, yung available SMS ko is unlimited. Okay, actually guys, wala naman akong ibang pinagagamitan ng text, kasi hindi naman ako mahilig mag-text, tsaka wala naman akong iti-text. Okay, so unlimited siya. Okay, so kung mapapansin mo, as in wala talagang bawas. Okay, so ngayon guys, pagpuntahan naman natin yung call. Available call ko is 300 minutes. Okay, so yan talaga yung pinaka kasama dun sa promo ni Dito 199. Okay, so kung mapapansin nyo guys, 300 minutes, wala rin siyang bawas. Okay, kahit 1 minute walang bawas, kasi unang-una wala rin naman akong tinatawagan, wala rin naman akong kausap na pwede kong gamitan ng call. So kumbaga hindi talaga siya magagamit. So yan yung record niya. Okay, so punta naman tayo guys sa available data. Okay, so kung mapapansin mo guys, available data ko is 8.60 gig, left of 25 gig. Okay, so kung mapapansin mo, ilang araw pa lang yung nakalipas, 25 gig ko, almost 8 gig na lang yung natitira. Which is, kaya ako nga inavail yung dito 199 dahil dun sa promo nila na 1 month. Okay? So, kung mapapansin mo, 8.60. So, saan napunta yung ibang gig? Anong nangyari? Diba? Kahit ako personally, hindi ko alam kung saan at kung paano na wala or paano na konsumo. Okay, so ngayon guys, balikan natin yung history or transaction nung dito SIM card ko. Okay, so punta tayo sa more. Okay, so punta tayo sa promo history. Click lang natin tong icon na to. Okay, so yan, check nyo guys, yan yung transaction ko ngayong buwan. Okay, so nandyan sa date, January 21, 2022, alas 6 ng gabi. Okay, nag-load nga ako ng 199. Okay, so yan yung record niya na nakalagay dyan, completed daw. Okay, so yan, kumbaga pinakita ko na sa inyo yung proof na yung dito 199 ay hindi ko alam kung aabot pa ng 1 month yung data ko, dahil 8.60 na nga lang as of the moment habang nire-record ko yung video na to. Okay, ayaw, saglit lang. Okay, so yan, nakita nyo naman guys yung promo history. Okay, so 8.60 na lang. Okay, nagtataka ako kung saan napunta yung gig or yung data, which is yun nga, gaya ng sabi ko kanina, Facebook lang, Messenger lang yung gamit ko. So dapat hindi ganun kabilis maubos yung data. Okay, so kung nagpaplano ka na mag-switch or mag-change network to dito, dapat alam mo ito.
Okay, para at least hindi ka rin magulat. Pero gaya nga nasabi ko umpisa pa lang kanina, personal experience ko to. So nasa sayo naman kung gusto mong gumamit ng dito na SIM card. Okay, so far guys, ito yung personal review ko. Okay, so kung may mga concern ka or ikaw mismo na nakakapanood ng video na to, then meron kang experience din na kagaya ng experience ko, so ang pangit lang kasi syempre kaya tayo nag-avail dun sa 200 na promo is because para makatipid tayo, pero parang hindi na po siya aabot ng ganun katagal kasi 1 week pa lang, 8.60 na. So baka mamayang gabi, okay, hindi ko alam kung aabot pa siya. Okay, so other than that guys, wala na akong ibang comment pa. Sinare ko lang sa inyo kung ano yung naging experience ko habang ginagamit yung dito na SIM card. Okay, so kung sa tingin mo guys nakatulong sa'yo yung video na to, please comment ka naman. Okay, share mo na din para sa mga kakilala mo na dito user or sa mga nagpaplano na gumamit, share mo na din to guys para at least alam din nila. Then wag nyo po kakalimutan na mag-subscribe din, hit din yung notification bell para every time na mag-upload ako ng mga bago kong video ay updated po kayo. So that's all for today. Thank you at kita-kits po tayo sa susunod kong uploads. Thanks guys. Bye.